Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, espesyal po nating ipagdasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit through the intercession of St. Padre Pio, lalo na po si kagalingan ni Dr. Pearl Macaraig as she undergoes or continues her chemotherapy. Ganon din po, ipagdasal natin ang intensyon ng ating mga benefactors, lalo na po yung Panghulan family, as well as the eternal repose of the soul of Frederick Asyoke. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita. At para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang panaginip, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil.
sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang sigal yon ang naging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakipin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labas sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ng mga Hudyo, kaya hindi kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggoban nila si Hostenias, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto sa nagpaalam sa mga kapatid pagdating sa Senria. Nagpatuloy siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katukutan. Siya naghahari sa sangkatauhan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo pinagawi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinasuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan." Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalaala ang hirap.
siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tulad ko, lahat po tayo na naririto ngayon ay sigurado akong may mga takot sa buhay, right? Bihi-bihira po ang tao na hindi natatakot. Baka extraordinary ang kanyang gift. Bihi-bihira po ang taong ganyan. Meron talagang taong walang takot. Ano ho? Pero bihi-bihira yan. Either merong something that is not normal sa kanyang genetic composition or probably hindi lang talaga inaamin or ina-admit. Ano ho? At iba-iba tayo ng takot sa buhay. Ang iba, takot mawalan ng pagkakakitaan. Lalo na yung mga magulang. Ay, very reasonable naman. Ano po? Sino naman ang hindi matatakot? Ano ho? Namawalaan ng hanap buhay ay lalo na kung graduating na ang inyong anak. Lalo na kung marami kayong sinusuportahan. Ang iba naman, takot mawalan ng jowa. Sino sa inyo ang takot mawalan ng jowa? Ano ho? Kahit binubugbog na, kahit sinasakta na, kahit binaviolate na ang kanyang karapatan, yun, sunod pa rin, habol pa rin, kasi takot mawalan ng kapareha. Ang iba naman, takot tumanda. Ayaw lumaylay yung mga taba dito, pinapabanat. Kaya sa kababanat, ano nagiging kamukha? Nagiging kamukha ng matching. Joke lang po yan. Ano ho? Kanya-kanya tayo ng takot. Merong takot naman na mawala ng reputasyon. It's a reputational issue. Kaya laging gusto ay pinuprotektahan ang kanyang reputasyon. Meron namang takot na mawala ng constituents or followers. Sa social media, kapag ka bumababa yung views, lalo na nung mga bloggers, gagawa ka agad sila ng gimmick kasi takot mawala ng following. Pero alam nyo yung takot bilang karanasan ng tao ay hindi lamang karanasan natin sa pakikipag-ugnayan. Kahit po sa pananampalataya, meron din tayong takot. Takot tayong maparusahan ng Diyos, right? Sino ang hindi? Abay, talaga naman, kaya nga tayo nagsisikap magpakabuti. Takot tayo na ma-displease ang Diyos. Pero merong takot na talagang bahagi na ata ng ating naturalesa. Ano po yun? Aminin man natin o hindi, takot tayo na ma-persecute alang-alang sa ating pananampalataya. Kaya kita ninyo, pagka tayo'y mag-witness tungkol sa ating pananampalataya, imbitahin tayo, oy brother, sister, pwede ka bang magsabi ng karanasan mo sa Diyos? Ay, wag na, nahihiya ako. At takot tayo na magsabi at panindigan ang katotohanan sapagkat alam natin na may kaakibat yung persecution. Ngayong umagang ito, sa unang pagbasa, yung pagkatakot na yan ay naranasan din ni St. Paul. At hindi lamang si St. Paul, naranasan din ng mga apostoles. Si Pedro nga eh.
sa takot na maipako sa din sa krus, ilang beses niyang idininay ang ating Panginoong Jesus. Ilang beses nilang itinatwa ang ating Panginoong Jesus because they were afraid to be crucified as well or to be persecuted. At sa ating unang pagbasa, narinig natin yung karanasan yan ni San Pablo ng pagkatakot. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Huwag kang matakot. Tawagin, or you will be guided by, you will be strengthened by the Holy Spirit. And true enough, dahil sa kanyang pananalig sa ating Panginoong Jesus at sa pagtatanggol sa katotohanan, daladala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, nalampasan niya ang takot na ito, napanindigan niya ang pagbabalita ng katotohanan ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay, kaya siya ngayon ay dinadakila. Mga kapatid, bilang mananampalataya, talagang bahagi po ng buhay natin ang pagkatakot, lalo na kapag tayo'y tinutuligsa sa ating pananampalataya at paniniwala. But do not be afraid. As the strength of the Holy Spirit, imbitahan natin ang banal na Espiritu para patatagin tayo at hindi tayo makompromise o hindi makompromise ang ating pananampalataya. Lalo na kung tayo ay tinutuligsa dahil sa pagsasabi natin ng katotohanan. Kung minsan nandun pa lang tayo sa apprehension natin, sumusuko na kaagad kayo, mananahimik na ako, wala naman akong mapapala dyan, di naman yan makakadagdag ng aking laman ng bulsa. But these are all faith matters that by all means, we have to protect and spread. Bakit? Tayo'y mga binyagan. At hindi tayo dapat matakot sa pagsasabi ng katotohanan dahil ang mga taong nagtatanggol ng katotohanan at nagpapahayag ng mabuting balita ay may gantimpala sa langit. Mga kapatid, mas nakakatakot ang mangyayari sa atin katulad ng sinasabi ng mga mystics kung tayo'y maduduwag na panindigan si Kristo. Huwag tayong matakot sa amba ng persecutions only because of the perceived suffering na mangyayari sa atin. Jesus in today's gospel assured us na basta na ipagtanggol natin ang katotohanan, ipahayag ang katotohanan siya'y muling nabuhay, merong gantimpala na naghihintay sa atin. Kaya nga, huwag tayong susuko, huwag tayong manghihina, huwag tayong matatakot, lalo na kung tayo ay nagpapahayag ng katotohanan at mabuting balita ng kaligtasan. Yan ay ating gawain bilang binyagan. Tawagin natin ang banal na Espiritu sa tuwing mararamdaman natin ang takot na tayo'y magpahayag ng tungkol sa aral ng ating Panginoong Jesus at maninindigan para lumayo sa kasalanan. At katulad ng habili ni Santo Padre Pio, tayo'y magdasal palagi para huwag tayong sumuko sa gitna ng mga suffering and persecution natin dahil sa ating pananampalataya. Huwag tayong mag-alala because the Holy Spirit will strengthen us as assured by our Lord Jesus Christ. Tawagin natin siya at palagi tayong umasa na sa gitna ng paghihirap,
palaging may nakaambang saya at ligaya dahil ito ang ipinangako ng ating Panginoong Jesus at dahil sa pagtatanggol natin sa ating pananampalataya. Naway huwag tayong matakot na panindigan ang kaakibat na pananagutan bilang mga binyagan. Katulad ni San Pablo Apostol, naway maging lakas natin ang banal na Espiritu para lampasan ang maraming takot natin sa buhay, lalo na ang takot na magpahayag ng katotohanan at mabuting balita ng kaligtasan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob na rito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubos at buwan ng aming pagawa, ang alak na ito para mag-iinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, birak pa lang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa mag-ita na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, papatawad namin sa nakapagpapalang.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagpapala, pumbukal ng lahat.
ng biyaya. Isugo mo po ang iyong Espiritu at kami sinasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabasang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. At kami ay muli mo magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagkasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na
at kailangan ng ipagawang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga bagay na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinasagawang grand opening ng ating mga Capio Osteria ay mahigit po tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clayco, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ng ating main arc entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating pong Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. May prosesyon po sa ikalima ng umaga. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-anim, bahagi po ng gawain para sa pagdiriwa ng kaarawan ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultation sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan na sa opisina para sa mga detalye. At ikatlo, operasyon pagbibinata. Libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ikapito, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay may isinasagawang car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay isang fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan sa mga naka-station sa paligid na simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Balik ng ticket stub at payment, ito po ay hanggang May 20 na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan na ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipaya, Kanyang pagkalingataba, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang